afternoon, guys. It's me again, FILIPINA That's Vlog. So ngayon, guys, our topic for today is about Civic Integration and Buitenland or Basisexamen A1. So ito, guys, ite-take natin to sa Philippines, yung Basisexamen A1. So ano-ano nga ba yung mga tips para makapasa sa A1 Basisexamen or Civic Integration exam in Buitenland. So ayan, guys, bali yung Civic Integration is isa sa mga requirements for MVV para maka-apply ka. So dapat mapasa mo yung tatlong exam for Civic Integration. Ang tatlong exam na yun, guys, is so ayan, guys, yung Civic Integration exam is consist of 3 parts. So ayan, yung number 1 is kindness or knowledge society, or knowledge Netherlands society. So yung question, guys, meron sa merong books, guys, na NAR Netherlands, pwede mo siyang mabili. Di ko lang alam kung magkano, kasi yung akin binigay lang sa akin, so nakuha ko siya ng free, binigay lang. Tapos meron na siyang CD, books na pwede mo siyang gamitin na i-play sa computer yung CD, tapos makikinig ka lang. Meron din siyang books, tapos magkaparehas lang yung laman ng CD at saka books, so matututo ka ng makinig, tapos matututo ka rin magbasa. So ayan, guys, yung kindness is meron silang 100 question doon. Kailangan mo siyang i-memorize para kasi doon sa 100 question, mamimili sila ng 30 question lang naman ang kukunin nila doon sa 100 na yon. So kailangan talaga i-memorize mo siya. So ayun, yung it's about lang naman yun sa mga dito sa Holland, sa Netherlands, yung 100 na yon. Tapos mamimili sila ng 30. Tapos to naman, guys, sa listening, makikinig ka lang. So multiple choice siya, guys, so makikinig ka, tapos pipiliin mo yung pinakatamang sagot doon sa tatlo kung alin doon. Pero dapat kailangan talaga makinig tayo mabuti, kasi halos magkakaparehas yung pag-pronounce nila. So kailangan makinig. Pakinggan natin maigi yung nagsasalita, kasi halos magkaparehas yung mga tunog nila. So yung sa speaking naman, guys, kailangan mo magsalita ng Dutch. Pero hindi naman siya yung sobrang haba na sasalita. Halimbawa, katulad ng who hit yay. So sasagot ka doon, ik ben Marian, or sasabihin mo my name is Marian. Parang yung ganun yung example, guys. So kailangan natin lakasan yung boses para marinig, kasi kung hindi natin lalakasan yung boses, kasi i-click mo yung record, tapos magsisimula ka magsalita. So ayun, marirecord. Kailangan lakasan yung boses, kasi kung mahina, hindi yun maano, guys. Tapos isa pa, kailangan hindi siya short ang question, ang sagot mo. Kailangan mga two words, ganun, guys. So ayun, guys, so kailangan talaga aralin natin yung basis examen A1. So ayun, guys, so meron namang mga reviewer dyan na meron ka makikita sa, or pwede mong gamitin yung NAR Netherlands books with CD. Tapos meron na naman din sa YouTube, guys, yung kay Bart Lipao, tapos yung Ad Apple. Marami kang masesearch, guys, dyan na pwede mong pag-reviewhan sa YouTube. So hindi na mahirap.
Pero kung gusto mo naman mag-school, guys, para mas madali kang matuto, pwede ka naman, meron naman silang teacher, Dutch teacher sa Manila. So, ayan, guys, pwede ka mag-study or mag-self-study. Depende sa'yo, guys. Pero sa tingin ko, kakayanin mo naman siyang self-study. Pero kung hindi naman, kung gusto mo talaga mag-school, nasa sa'yo naman, guys, yung choices kung gusto mo mag-school or self-study lang. So, ako, ang ginawa ko lang is self-study. Tapos, may bayad siya. Yung eggs, kaso, pag nag-school ka, guys, syempre may bayad. Tapos, pag self-study, so, kailangan mo lang ng help ng partner mo or mag-search ka sa YouTube ng mga example, makikita mo na marami namang dyan, guys, na sa YouTube na makikita ka or gamitin mo yung Netherlands books in CD para makinig ka lang sa computer. Tapos, guys, yung exam is may bayad pala siya, 150 doon sa tatlong yun. Tapos, pag halimbawa hindi ka naman nakapasa, guys, pwede mo naman siyang ulitin kasi babayad ka ulit. Tapos, yung validity ng exam is valid for 1 year siya, guys. Pero yung result, guys, is 8 weeks siya, 8 weeks ang result bago mo malaman kung nakapasa ka ba or hindi. Kahit nga, guys, maka-6 ka lang eh. Kasi ang score nila is 1 to 10. So, yung pinaka-pass mo is 6. Pero yung kung 5 lang nakuha mong score, uulit ka talaga. Uulitin mo siya kung alin dun sa, halimbawa nakapasa ka sa 2, tapos uulitin mo yung 1. Pero magbabayad ka, guys. So, ayan lang, guys. Sana nakatulong tong aking video. Sana huwag nyo naman kalimutang mag thumbs up at pa-share na lang, and huwag din mong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. So ayun, guys, if ready ka nang mag-exam, you can make an appointment sa Dutch Embassy Manila for your exam. So ayun lang yung mga tips ko, guys. Basta aralin lang, mag-review habang mas maigi, mag-review at kailangan kailangan mo ring tulong ng iyong partner para sa pagsasalita, so mas maigi. So ayun, guys, yun lang po. Bye-bye sa mga mag-exam dyan. Good luck. Sana maipasa nyo yung exam. Kaya yan, guys. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Kung kaya ng iba, kaya rin natin. So, ayan. Thank you!